guys! Welcome dito sa Rizan Tarong Reading Ito for Collective. For anyone who can rationate sa reading ito, this is a love reading for Collective. Your energy at this time. Page of Wands. Ace of Cups. You're excited. You're inspired to have a new beginning. You're excited for a new relationship, for a new love na darating. You're excited ka sa kung sino yung papasok sa buhay mo, kung sino yung magiging bagong karelasyon mo, kung sino yung makakarelasyon mo, yung ganyan. Parang nagkakaroon ka ng idea. Nagiging idealistic ka. Nagiging creative yung isip mo. Pagdating sa iyong love life. Well, there is a new beginning here. Guided by the spirits. More information about you, your main energy. See? Ace of Swords. You want a new beginning, a new love, a successful, victorious relationship. You're a person, a sharp-minded, smart, intellectual, logical, clear yung isip mo, sharp, and parang double-edged sword. You know how to get what you want, parang ganyan. Ano mapaparating sa'yo? Wala. Ano surprises kayo ng universe? Okay, the Fool may magtitake ng risk towards you. Kaya may new beginning dito. Merong magtitake ng action, may magtitake ng risk. There is a new love coming, guided by the spirits. Courageous, fearless ng taong to. Okay. So, hindi siya distracted. Alam niya kung ano yung gusto niya. Hindi magulo yung utak niya. Meron itong mga sinapwera, binasura ng mga options or priorities. Or meron siyang mga nireject sa buhay niya. Well, Six of Wands. Someone victorious, matagumpay. Na-recognize support niya sa career, sa kung saan man siya nagtatrabaho, kung ano yung pinagkakabisihan niya ngayon, kung saan siya passionate. Matagumpay yan, victorious, successful, tumamayagpag, yung ganyan. Yan yung magtitake ng risk sa'yo. Tahimik lang itong tao ito sa mga plano niya sa buhay, sa mga next move niya. Ganun siya. Yung hindi malalaman ng ibang tao kung ano yung plano niya, kung ano yung nasa isip niya. Parang pa-surprise mag-gawa ng move, ng action ito. Para mabibigla yung mundo, mabibigla yung mga tao sa paligid niya, parang ganun. For information about this person.
meron kayong soul connection ng person eh. What's with the Six of Cups here? Possible with the Queen of Pentacles. Asawa mo yan nung past life mo. And with the King of Wands, meron siya insecurities or parang tingin niya sa sarili niya, hindi siya enough. Or mababa yung tingin niya sa sarili niya. Or else ay tingin niya sa sarili niya, hindi siya capable. Pero meron kayong past life niya. Asawa mo siya ng past life mo. So, yan. Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, almost all signs. So, yan. Ano bang gusto sabihin sa'yo ng person na yan? Ah? Na magre-raise siya. Na wala siyang pakialam. No? So, kung anong sasabihin ng iba, ng mga taong pakialamera, whatever. Wala siyang pakialam. No? Basta ay importante magre-raise daw siya. Na gusto niya ng new beginning sa inyong dalawa. Start to be in a relationship with you. Parang pinupush siya or nililed siya ng spirits towards you. Na mag-take siya ng raised. See kung anong feelings ng person na yan sa'yo. Oh. Nararamdaman niya talaga yung parang eternal love with the judgment here. Na para bang napubuhay yung pagmamahalan niyo in this lifetime. Parang nararamdaman niya talaga na meron kayong soul connection, na kakaiba ka, na para bang malapit yung loob niya sa'yo, gusto ko niya akapin, na do-drone siya sa'yo, na may energy or parang yung desire ng person na to be with you. No? Na parang nafe-feel niya talaga na nafe-feel ka niya. Na may gusto siyang mabuhay sa inyong dalawa, which is yung asawa mo siya ng past life mo, remember. Kanina lumabas. Yun yung gusto niyo mabuhay. Yun yung gusto niyo mangyari ulit sa inyong dalawa. Na you will be together again. Na muli mabuhay yung inyong pagmamahalan. Na muli kayong magkasama sa lifetime nito. Eternal love. Yun yung nararamdaman niya. So, ano nararamdaman mo sa person niya? Walang excitement. Pero you're guided by the spirits. Parang, what's with the Ace of Cups here? Na kung may mga options ka, kung papipiliin ka, siya yung pipiliin mo. Because your soul knows kung sino siya, kung ano siya. Na asawa mo siya ng past life mo. Na siya yung the one. Siya yung guided ng spirits towards you. Pero parang hindi ka excited eh. When it comes sa kanya, parang walang excitement. What's with the Page of Wands here in reverse? King of Swords. Maring hindi ka aware. No? Hindi mo, maring clouded yung judgment mo ba? Sa connection yung dalawa, kaya na hindi mo alam. Siyempre, hindi mo talaga alam yan.
sa feelings mo lang, malalaman lang ng soul mo yan eh. Kumbaga masasense lang ng soul mo yan. Pag siya yung past life mo, parang ganun. Or may makikita kang mga numbers, mga ganyan. Mga synchronicities, mga ganyan. And will be guided, you will be led by the spirits towards that person. Or else ay... bigla na lang kayo magkakilala. Parang ganun, no? Kahit malayo pa kayo, kahit na nasa North Pole pa yung nakatira. Ikaw nandito sa Pilipinas. Parang ganyan. So, ayan. So, parang nagiging emotional ka kasi in reverse to eh. Nagiging emotional ka, hindi ka naman nagiging excited, hindi ka yung nagiging driven, yung ganyan, no? Pagdating sa kanya, or driven to, hindi ka nagiging driven towards sa kanya, I mean, yung hindi mo na-feel yung parang energetic or excitement, no? Hindi mo naman na-feel yun eh. Ano lang, nagiging emotional ka, parang nadodrone ka emotional, for sure. What's with the King of Swords in reverse here? Of Wands. Possible na hindi mo akalain na magti-take ng risk yung tao na yun sa'yo. Na ipupursue ka niya. More clarification about sa inyong dalawa. Ano bang connection meron kayo ng person yun? Kung meron choices sa buhay itong person na to, choices na kumbaga kung papipiliin siya, ang pipiliin niya ay ang magsimula ng relationship with you na merong commitment na mag-grow yun. Yun yung gusto niya simulan. Anong connection ang meron kayo ng person na yan? The world. The world, you know. Possible may sisimulan kayong dalawa ng person na yan na magkasama kayo, no? Na mag-benefit yung mundo. Or, kumbaga, pangkalahatan, yung sisimulan yung dalawa ay worldwide, pang-worldwide. It will grow. It will expand. Yan yun. So, let's see kung ano yung mission nyo kung bakit kayo magsasama ngayong lifetime nito. Meron ba? Mag-take ng risk. Four of Pentacles. For the stability. For the security. What's with the Four of Pentacles here? Kasi yung person mo is a risk taker, fearless. Ang mission niyo siguro guys ay mag-share ng blessings. Pag nagsama kayong dalawa, possible maganda yung buhay ng person mo na ito, na-recognize niyo. Pag nagsama kayong dalawa, and possible maganda yung kalooban mo, good-hearted ka or kind-hearted ka na possible na magiging generous kayo, no, sa ibang tao ng mga blessings nyo, ganyan. Clarification about this. Anong mission nyo together? Anong mission nyo together ng person na to?
ang ma-open yung mga doors. Yung mga possible may mga potential or kakayanan kayo na pag nagsama kayo together, pag nagsama kayong dalawa, ay ma-open yung potential nyo, yung mga kakayanan nyo. Abilities, skills, talents, and mag-benefit yung buong mundo, worldwide, with the world, ganyan. So, just take kung ano yung makaresonate sa inyo, guys. Masyado ating exage or whatever. Masyado ang exage, no? Pero, wala imposible. Wala imposible sa mundong to. Malay mo ay nakadestine ka na maging billionaire. Or else ay, unless na kung hindi ka magsisikap, diba? Or madestine ka na makapag-asawa ng prinsipe, diba? Prinsipe or hari. Or else ay, kung lalaki ka naman ay prinsesa, na yung mapag-asawa mo. Or else ay, pagka lalaki ka ay, makapag-asawa ka ng queen, mga ganyan, no? Or, ano pa ba? Pwede lang sisikat ka sa buong mundo. Pwede lang ganyan. Na maging celebrity ka. Ang mga ganon. So, walang imposible, guys, eh. Pag na-discover yung iba nga daw, eh, sa mall lang, no? Na niyayaya lang ata sa mall na mag-artista. Oo, ganun lang yun, eh. May pagka para sa'yo, ay para sa'yo, ay pagka hindi para sa'yo, ay malabo, no? So, yan. Pero nasa tao pa rin yung pagsisikap. So, yan. And, kaya nga, eh. Lahat tayo ay may kanya-kanyang rules. May kanya-kanyang destiny. Kasi kung i-pursue mo yung hindi mo destiny, ay may possibility na hindi ka magiging masaya. You will not feel fulfilled. Pwede din na kahit anong try mo ay hindi talaga mapapasayo kasi kung hindi naman para sa'yo, kung para sa iba yan, di ba? Parang ganun. Meron lang iba dyan eh. Parang ita yung buhay nila. Parang ita. Mga ganon. Nakapag-asawa ng bilyonaryo. Mga ganon, di ba? May mga ganyan na totoong nangyayari. Diba? Wala imposible kasi pag para sa'yo ay para sa'yo na imposible sa mundong to. So, yan. Pero pag hindi sa'yo, pag hindi para sa'yo, ay hindi para sa'yo. So, yan. So, yan. Tingnan natin, guys, kung ano pa yung mga papasok sa buhay mo. New beginning. The world. Well, meron kang ex dito na papasok sa buhay mo na gustong bumalik. Ano bang gustong mangyari ng person na yan sa inyo? Knight of Swords. Ang mag-heal yung puso niya. Ang mag-heal yung puso mo. Ang walang magmatigas. Sinundan ng Nine of Cups and Ten of Cups. Possible na yung matupad yung wish niya. Mari ikaw yung wish fulfillment niya. Pero ito lang yung sa top eh. What's with the Knight of Swords dito? Nine of Wands. Gusto nyo maging careful, maingat. Kasi ayaw niyang masaktan.
ayaw niya nga maulit na masaktan yung puso niya. So, ano pa? Anong gusto niya mangyari sa iyong dalawa? Ang person na yan. Empress. Ang mapangasawa ka. Ay, priestess. Ang ma-feel mo siya. Ang maramdaman mo siya. Na siya yung asawa mo ng past life mo. With the lover's card here. Sinundan ang lover's card mo. Na maramdaman mo na siya yung... So, possible alam niya. Possible na highly intuitive yung person na yan. Or malay mo na nagpahula siya, no? And yun yung hula sa kanya. Na ikaw yung nakatadhana sa kanya na may past life kayo ng, kayong dalawa. Ganun. Alam niya eh, na ikaw yung person na mahal niya. Or alam niya na ikaw yung gusto niya, ikaw yung choice niya. Na para bang nadudrawn siya sa'yo intuitively. Na-connected siya sa'yo intuitively. Na meron kayo soul connection. Na nararamdaman niyo yung energy mo. Na iba ka. Iba ka sa lahat. Ano pang gusto niyo mangyari sa inyo dalawa? Possible gusto niyo magkaanak kayo with the Empress. Judgment. Na makarecover ka na sa, ano, sa sadness, sa grief, and hindi na maging clouded yung judgment mo. Gusto niya ma-feel mo siya, maramdaman mo na siya yung the one, na siya yung maybe, yung meron kayong past life. Yung ganon. Nagpahula ba yung person mo? Doon niya ba nalaman na meron kayong past life? Nalaman niya. Nalaman niya, guys. Yeah. Yes. Maybe sa hula yun. Na ikaw yung destiny niya, sinundan ng Wheel of Fortune. Na ikaw yung... may nalaman siya. May nalaman siya dito. Na-discover siya. Anong nalaman niya about sa'yo? Ah, na ikaw yung broth ng spirits para sa kanya. Magkaroon ng relationship sa inyong dalawa. Na ikaw yung makatuluyan niya. So, nagpahula to. Na ikaw yung naka-align sa kanya, no? Na ikaw yung mapapangasawa niya. Na ikaw yung magiging nanay or tatay na magiging anak niyo. Yung ganyan. Na ikaw yung magiging partner niya in life. So, alam niya ba may past life kayo? Sinabi ba sa kanya? Yes. Yes. Pero parang ano pa siya eh, parang nagkakaroon pa ng, parang nagtatalo pa sa isip niya, hindi pa siya ganun ka-convinced sa mga nalaman niya. Hindi pa siya ganun ka-convincido. Nag-obserba siya, no? Knight of Swords to, pero sa energy na to ay parang nag-obserba siya. Maingat yung inaalam, no? Parang ganun. So, let's see kung ano yung
next move ng person na yan towards you. That would be an action. Iti-take na siya ng wrist. Ay, sama tuloy. Possible. Sama to. No? Ayan. Iti-take siya ng wrist. Iti-take siya ng action towards you. Kasi guided naman siya ng spirits towards you. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa akin channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na yung siguro ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman at paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.